Hello mga kabuenas, hello team buenas. Welcome na naman po sa ating YouTube channel, ano? Syempre kung bago pa lang po kayo sa aming channel, huwag niyo kakalimutan i-subscribe yung channel natin. Click niyo na rin yung bell button para ma-notify ka pag may bago tayong video. Ako na naman po si Mel Buenaventura ng Team Buenaventura at magsishare na naman po tayo ng madaling paraan ng pagtabas at pagtahi. At sa video na to, ang isishare natin is yung usong ngayon na damit ni Andrea Brillantes dun sa sayaw niyang TikTok. So, hindi ko po kaya sayawin yan, kaya ituturo ko na lang sa inyo kung paano natin tatahiin yung damit niya. At kung gusto mong matutunan yan, tapusin mo tong video natin dahil yun yung ituturo ko sa iyo. At syempre, umpisa na natin pagkatapos ng intro. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Gumupit tayo ng hugis square na tela na may haba na 15.5 inches at lapad na 18.5 inches. Ititiklop natin ito sa gitna. Ayan, dito. Ngayon naman, magmamarking tayo. Mula rito, papunta rito, susukat tayo ng sukat na 9.5 inches. Okay, 9.5 inches. Actually, yan lang ang kailangan nating marking. Mula rito, sa pinakakanto na to, papunta rin sa marking, is guguhit na natin. Gamit tayo ng ruler. Ngayon naman, gupitin na natin yan. Okay. So, eto na siya. Kailangan natin ng dalawang pirasong tela na may parehong sukat. Okay. So, ngayon, eto yung ating magiging lining. Okay. Tabi na muna natin to. Okay. Ito, ititiklop ulit natin siya sa gitna. Then, may gagawin tayo sa kanya. After mo siya tiklopin ulit, susukat ulit tayo. Mula rito, papunta rito, susukat tayo ng sukat na 4 inches. Okay. Mula rito, paakyat, susukat naman tayo ng sukat na 4 inches din. Okay, so ayan. So ngayon, after mo masukat yun, ito na yung ating ruler. Pagduduktungin natin yung dalawang tuldok. So, ayan. So, okay. After mo maduktong yung dalawang tuldok, gugupitin ulit natin siya. Ngayon, after mo siyang gupitin, ito, ire-retaso mo na to, retaso lang to. Then, ito yung kailangan natin. So, ito yung kailangan natin, yung magiging dalawang side. So, okay, ito na yung mga parts na kailangan natin sa yellow. Ito yung dalawang parts to. Okay, ito siya. At saka ito yung magiging lining. Okay. Tapos, may isa pa tayong kailangan, which is ito. Gugupit ka lang ng tali. Ito yan yung magiging strap natin. 24 inches ang haba. Tapos, 1.5 inches ang lapad. So, okay. Ito na yung mga kailangan nating materials para doon sa bilaw. So, itabi muna natin siya. Yung blue naman ang kakat natin. So, ngayon, ito yung dalawang kulay blue na sukat na kailangan natin. So, ito muna tayo. Ang haba nito is 11.5 inches. Okay? At ang lapad niya is 18.5 inches. Okay? So, ngayon, tabi muna natin to. Ito yung ating back. Wala ka nang gagalawin dito. Yun na siya. Tapos ngayon, dito tayo magpo-focus sa ating. Ito yung gagawin natin yung pangharap. Okay? So, ito na yung magiging front natin na ang haba ay 15.5 inches. At ang lapad ay 9.5 inches. Okay? So, ngayon, ang gagawin lang natin is ititiklop siya sa gitna.
So ngayon, ito na yung mga markingan natin. Una, mula rito, papunta rito, susukat tayo ng sukat na 13 inches. Okay? So ito yung magiging guide natin, 13 inches. Guide lang yan, tuldok na yan. Ito yung importanteng tuldok. Mula rin sa 13 inches, papasok, susukat tayo ng 3/4 lang. 3/4 inch. 3/4 inch. Ayan. So, syempre, ang gagawin natin, mula rito, sa pinakakanto na to, iduduktong natin yung point na to. Mula rito, pupunta rito, hanggang dito. Okay? So, duduktong lang natin siya. Doblihan ko ng pentel pen kasi hindi raw kita. Hindi nyo kita. Tapos papunta naman dito. Mula rito, papunta naman dito sa kanto na to. So ngayon, ang gagawin mo lang is gugupitin mo lang siya. So okay, kumpleto na yung mga parts na kakailangan din natin. So ito yung blue. Paabot ako ng dilaw. Diyan na muna yan. So ito yung yellow. Ito is itatabi muna natin. Mamaya na muna to. Kasama tumbak. Dito na muna yan. Ang una natin gagawin is ito. Wrong side. Right side to. Wrong side ang baliktad. Baliktad yung dilaw. Ah, ito. Ito ang right side niya. Makintab. So, syempre, may right side yan, yung makintab. Makintab, malabo to. Ito ay malabo din. So, ayan. Ang gagawin muna natin is ito. Itiklop natin yan dito. Ito, titiklop din natin yan dito. Okay. Tapos, papasadahan natin yan dito. Tsaka dito. So, tara, dun tayo sa high speed. So, okay, ito na yung ating tatahiin, ano. Pero isinama na pala namin yung ating tali. Ipe-prep na natin yung ating panali. O yung strap. So, okay. Tatahiin niya muna yon, at saka ito. So, papasadahan niya lang. Siguro mga 1/4 o 1/2 inch lang to. Sewing allowance. Masyado maliwanag. Sige, sige. So, ayan. Pinasadahan niya lang. So, syempre, yung kabila rin. Ayan. So, okay. Yan ang makakat mo na yan. So, okay, pasadahan niya na. So, ngayon, i-prep mo na rin to. So, itutupi mo lang yung sa gitna. Hinahanap niya lang yung right side. Siyempre, yung right side laging nasa loob. Para na po sa dalawa yan. Bali, hahatiin na lang natin pagkatapos. Para na sa dalawang, ano yan, dalawang strap. So after niya tahiin yun, ayan, babalikta rin niya muna. So gagamit tayo ng pang-invert para mabaliktad. So ayan, madali lang naman siya balikta rin. So ayan, nabaliktad na. Then gagawin is, hahatiin mo na sa dalawa. Sige, ano muna siya sa gitna. Hatiin mo na sa gitna.
So ayun, pagpapantayin mo lang yung dulo. Then ayun na. Yun na yung kalahati niya. Hindi, parang i-attach mo na yan dito. I-attach mo na. Pakita mo na yung pag-attach. So ngayon, i-attach na rin yun doon sa ating body. Saan ba yung nakatapat? Sa blue? Sa blue mo ba tinapat kanina? So okay, sa blue raw niya tinapat. So, ang way niya is ito. Nasaan na? So okay, ang way niya is papunta rito ha. Papunta rito yung attach. Ayan o. Ayan. Okay. Sa ano, dito mo ilalagay yan sa pinakakanto. Ito. Yung isa dun din sa kabila. Okay, ganun lang. So, itataking niya lang. So, dulot-dulo lang ng blue. Dulot-dulo ng duktungan ng blue at saka yellow. Yellow yan ulit. So, after mo siya itaking, dun muna tayo sa lamesa. So, okay. Ito yung natahi natin, ano. Ito yung magiging harap ng ating damit o top, no? Ito naman yung isasaklob natin sa kanya o yung pang-lining. So, ang una mong gagawin, dapat yung ano ah, right side magkatapat. So, okay. So, una mong papasadahan is itong taas at saka itong baba. Papasadahan natin to. Magduduktungin natin yung dalawa na yan. Tapos, babalik ta rin natin. Tapos, ito ay papakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano yung gagawin dito. Ito yung magiging back o panlikod niyan. Itong taas is o-overlockan natin at lalagyan natin ng garter bago natin iduktong dito. So, yung mga other instruction doon na lang habang tinatahi natin. So, tara. So, okay. So, ang papasadahan natin is ibabaw at saka itong baba. Unay natin itong baba kasi may topping pa yan. So, pasadahan mo muna yung baba. Yung parang letter B. Siguraduhin mo lang na hindi maiipit yung tali sa loob, ano? Tuloy-tuloy ka lang. So, ayun, pinapasadaan niya. So, ayun, pagdating mo sa dulo, ibabaon mo muna yung karayom bago mo siya iikot. Ayan. Tapos, papasadaan mo ulit diretso. So ngayon, ang gagawin niya muna is lagyan mo ng pikete, gupitan mo yan. Ayan, lalo na yan sa may dulo. So ayan, importante yung gupit-gupit na yan. Para saan ba yan? Nakalimutan ko ang purpose niyan. Basta importante yan. Para pag binaliktad mo. So lalagyan namin ng topping para mas matibay. Optional naman yung topping. Pwede nyo lagyan, pwede rin hindi. So okay, bago natin pasadaan yung taas is lalagyan muna natin ng topping. So ibubuka mo lang muna siya. Okay, ayun. So, ayun. Pagkabuka mo, is papasadahan mo siya ulit doon. Ayun, sa dinuktong natin, which is papunta sa dilaw, ha? So, mapapansin mo naman yung topping. Sabi ko nga, optional ito. Pwedeng wala, pwedeng meron. Papunta sa dilaw para papunta sa, ano, sa pinaka-lining. Ito yung challenging part dito. Yung sa may B. So, ayun. Kasi pagka hindi maayos ang pagkakatapping, mawala yung courting B. So, ayan, may topping na siya. Okay? O, ngayon, balik mo doon sa dating pesto niya kanina. O, ayan yung may topping. Balik mo doon sa dating pwesto. So, ibabalik nyo doon sa dating pwesto kanina kung paano nyo pinasadahan. So, okay. After mo siyang maibalik kung paano natin siya nakapwesto kanina, papasadahan mo naman yung taas. So, ayan. Sige, pasadahan mo. O sisiguraduhin mo na hindi maiipit yung tali. Kung paano mo siya binisting kanina, ganun pa rin dapat siya. Ayun, sinisilip niya yung tali. So ayun, after mo siya mapasadahan is pwede mo na siyang balikta rin. Ayan, so ayan. Babalikta rin niya lang. So okay, yan. So ngayon, after mo siya mabaliktad,
is papasadaan mo siya ng 116 dito. Papunta ron sa back. Sa back, sa lining pala. Hindi pala yung back. Papunta doon sa lining. Basta yung purong dilaw. Ayan. Ayun, papasadaan mo siya ng 116. Lahat may topping ano ba eh. Gamit pala namin karayom ay ballpoint size 9. Tsaka yung tela namin is satin, kaya makintab. So ayun, tapos na. So okay, pakita mo naman na. I-ayos mo, nakaharap yung ano. Tapos yung patulis nakaharap sa'yo. So ayan. So buo na yung ating pangharap. So ayan, buo na yung ating pangharap. Ano. So ngayon, ipe-prep na natin yung back. So ngayon, ipe-prep na natin yung ating back. So ngayon, kahit saan part ka dyan, is magpasada ka sa ibabaw ng garter. Kahit saan, doon mo lagyan ng garter o dito sa baba. Basta kung yun na nilagyan mo ng garter, itong baba, palupi o tupi. So ngayon, syempre, kailangan natin ng tulong ng overlock. Ito na tayo sa overlock. Isang side lang naman ang papasadaan mo. Kahit alin doon. So, yan lang yung lalagyan natin ng garter. So, okay, balik tayo dito sa high speed. Na napakalayo ito. So, ikot ka madam. Ayan siya. Madam, kaway ka nga. Hindi ka pa nakakaway. Kahit pawis-pawis ka na. So, okay. So, ngayon, ang unang step natin is magkabit muna tayo ng garter. Sorry, magmamarking muna. So, magmamarking daw muna siya. Kasi, kaya ang mamarkingan niya, yung tatapatan ng strap. Ayan. Kailangan kasi magpantay yan, yung tatapatan ng strap. So, paano ang gawa dun? Dali, pakita mo muna. Okay, ayan. Thank you, ilaw. Paano? Ayan, titiklop siyang ganoon. Titiklop sa dalawa. Okay, titiklop sa gitna pala. Oh, titiklop sa gitna tapos iano ko siya dito. Okay. Pasada kasi niya eh. Andali. Iusog mo pa ron, usog mo. So ngayon, pagkatiklop niya sa gitna, mag-iiwan siya ng puwang dito raw na mga half inch tapos tiklop mo. So dito tatapat yung pangalawang tiklop. So okay, 'yun. Tapos ayun na 'yung mamarkingan. So ayun na pala 'yung mamarkingan. So, mamarkingan niya sa ibabaw tsaka sa loob. Kasi tapatan yan eh. Dapat magkatapat yung marking. So, ibuka mo nga para makita natin. Ayan. So, ito yung naging marking. Ito, nasa isa. Ayun. So, ewan ko kung nakikita ah. Ulitin ko ha. Ito yung naging marking. Ito. Tsaka ayun. Yung kulay yellow. So, okay. Tapos, paglagay ng tali. Diretso, lalagay ko na kasi yung tali bago yung tali. I-attach mo na yung tali. So, sige. Attach mo na yung tali. So, i-attach niya na raw yung tali muna. Paano ang pwesto ng body? So, okay, yung body is ilagay niyo ron. Nakaharap yung blue o yung front. Tapos, ayun, dun, itatacking siya ron. So, yun muna yung first step muna. Itatacking siya ron sa marking. So, kailangan, hindi pilipit yung tali. So, basta kailangan unat. Ayan, basta kailangan hindi siya pilipit. Sige, backing mo. So, okay. Tapos gupitin mo na dyan. So, syempre, doon sa kabila naman. So, yung kabila. Kailangan hindi pilipit. So, siguraduhin na hindi siya pilipit. Sinisigurado niya lang na hindi pilipit yung pagkaka-attach. So yun, then pagkatapos nun mag-attach ka na ng garter, ano? So magkakabit na siya ng garter. Anong garter ang ginamit natin dyan? So ito siya, medyo nakahamba lang siya pero mamaya mo na ituro yun. So garter na muna. So ang lapad ng garter namin is 3/4. 3/4 ang lapad. Ang haba ay 10 lang yung kanina. 11. Oh, 11 daw. So, ang sukat is ang haba is 11. Sige, kupit. Tapos ang lapad ng garter namin is 3/4. So, okay, ayun. Attach naman doon sa ibabaw. Tinatacking niya lang yung garter, magkabilaan muna. Dulot-dulo.
para hindi siya kumalas. Kaya niya tinataping. Kasi ang gagamitin niyang proseso, is yung paborito nating proseso lahat, yung pasakal. So kung napanood nyo na yung mga ilan sa mga tutorial natin, tinuro na natin yung pasakal. Sasakalin mo lang yung garter, malaya siya makakalob. Ay, palang din. Bakit? Yung aking ano. Sinulit. So kailangan nyo pa palang magpalit ng sinulit. So kagaya nga na sinasabi ko kanina, ito yung paborito natin proseso, yung pasakal. Tatahiin mo lang yung tela, iipitin mo yung garter, pero hindi mo siya, hindi siya matatamaan ng tahi sa loob. Okay, ayun. So ngayon is ito, i-ano mo papunta dun. Tapos papasadahan niya ron. So yun, tatakin niya lang yun. Parang ano lang siya, double basting. So ayun, syempre kailangan ay maayos ang pagkakalapat. Pawis na pawis kasi ako eh. So ayun, tapos na, no? At syempre ang next step niyan is yung laylayan. Ayun. Itutupi natin. Pero bago yun, ispantayin muna natin. Ipakita mo yung pagpapantay. Kasi kung sobra yung ginawa natin back, pwede natin siyang gupitan. Kung hindi naman, pretuloy ang tutorial. Pakita mo na muna yung ano. Mamaya ka na mag-trim. Sabi ko sa'yo, untrim pagkatapos. So ito na yung important part, no? Ito yung side niya. Ayan, ito yung side. So ngayon, ipapantay mo siya rito kasi idudukong natin siyang ganyan. Tapos ito yung ito 'yon. Ngayon, ang gagawin natin diyan kasi is double fold. Tingnan mo kung sosobra. Sobra, no? So sobra. So feeling sosobra yung ano natin, yung back. Mga gaano kalaki sumobra? Tingin ko half inch. Bawasan mo ng half inch. So babawasan natin ng half inch yung laylayan para ayan. So kung pagkatahi mo eh, hindi sumobra, huwag mo nang bawasan. Pero ito lang yung choice nito. Kailangan mo siyang bawasan talaga para magpantay yung side. So ayun. Ayun yung nabawas. So okay. So ngayon, syempre, after niya mabawasan, is ido-double fold na niya yung laylayan. Double fold o clean finish kung tawagin. So tupi. In short, tupi. Ang ganda ng pagkakalupi mo, Clea. Shout out kay Andrea. Kay Mama Andrea Brillantes. Ano? Nakiuso lang po kami. Pero kami damit. Hindi kami marunong sumayaw. Ano? So, tingnan natin kung magustuhan nyo itong video. Gawin natin yung pangbaba. No? Yung pants. Yung two-tone pants. Actually, three-tone yun. Eh. Nakita ko yung pants niya. Tatlong kulay. May pula, may blue, at saka may yellow. So, ngayon, syempre, ang huling step is side close. So, iduduktong mo lang yung gilid. So, yun yung pinaka last step. Side close. Then, after mo siya i-side close, ipapasadahan mo siya sa overlock. Ayun, no? So, yung pantay na. So, yun nga. Pagka nagustuhan nyo itong video, gawa na lang natin ng part 2 para dun sa three-tone pants ni Mama Andrea Brillantes. So, syempre, kailangan may kapartner to, no? So, ayun. So, syempre, yung kabila. Basta tatandaan nyo, pag side close, madalas yan, laging dalawa. O yung, ang tawag kasi sa operation na yan, is side close. Ang tawag dun sa duktungan, side seam. Yung side seam, laging dalawa. Na, pag duduktungin mo yung dalawang side seam, tapos ang tawag sa operation, side close. So, syempre, eto, ganito lang din ang ginagawa nyo.
ng tuktong niya lang. So, i-overlock pa natin yan. Ayun. So, ayun, no? Siyempre, dito na tayo sa overlock ulit na napakalayo. So, ayun, tinitingnan niya kung okay. So, tingin ko naman is okay. Overlock mo na, tapos na yan. So, overlock niya na napakalayo, ito. So, okay. So, ayun. So, okay. Ngayon, tapos na. Papakita na namin yung kabuuan niya. So, doon na tayo sa manikin. So, ayun po yung nabuo natin. So, maluwag po yan kasi nga, nilagyan natin ang garter sa likod. So, kung papansin ninyo, ayun. Yun yung magiging dahilan kung bakit mag-fit siya kasi nga may garter sa likod. So, ikot mo, pakita mo, Bli. So, ayun yung damit ni Ma'am Andrea. Paikot mo. Sige. So, okay. Sige, ikot mo pa. So, okay. Ayun. So, ayan. So, magpaalam ka na, Bli. O, bago ka pa lang sa YouTube channel namin, like, subscribe, and comment. Click mo na rin ang bell button. At saka, see you sa next video. Thank you sa panonood po sa aming mga video. Blah, blah, blah.